Katoliko ang Pilipinas, alam natin yun. Pero alam ba rin yun na pamuntik na tayo maging protestanting bansa? Kung nanalo ang mga Dutch sa Gera sa Manila Bay noong 1646. Labing siyam na warships ng Dutch Navy laban sa tatlong barkong pampasahero ang tawag doon ay galleon ng mga Pastila at Pilipino. Ang dahilan, nagdasal ng Rosario ang mga Katolikong Kastila at Pilipino at ang milagro ay tinatawag ngayon na Battle of Lerpal de Manila. Noong 1986, nabingit ang Pilipinas sa Civil War na may mga sundalong tumiwalag sa patay ni President Bibian. Kamuntik na ang Pilipino laban sa Pilipino. Ang EDSA People Power ay bloodless revolution sa kasaysayan ng mundo. Nagdasal tayo ng Rosario at nag-picnic sa EDSA. Sabi ng billboard sa kanto ng Ortigas at EDSA, kung saan nakatayo kayo ng EDSA sign, a world of prayer is a world of peace. Buong 1985, bago ang EDSA People Power 1986, ay pinagdiwang ang Mayanir sa buong Pilipinas. Araw-araw na rosary at tatlong beses paghapon na Angelus, Himala, at Res Revolution. Sa Fatima, nang magpakita ang Pires sa tatlong bata, ang habili ng ina mula sa langit, magdasal, magsisi, at magpakasakit. Prayer, penance, reparation. Sabi ng Virgin sa Fatima, pray for the conversion of Russia. Fatima is the most political among the Mayan apparitions. Talagang harapan at direksyahan, sinabi ng mahal na ina, iniutos na labanan ang kamalian ng Russia. Sabi niya, pray for the conversion of Russia. Pray that Russia be stopped from spreading the error of communism and atheism. 1917 yun. Sabi ng pilihan ng Fatima, pray. If my requests are heeded, Russia will be converted and there will be peace. If not, she will spread her errors throughout the world, causing wars and persecutions of the church. Fast forward 2024. Kung susundan natin ang utos ng Birhen ng Fatima, dapat na rin natin ngayong ipagdasal ang China. Hindi tayo anti-China. Hindi tayo racist. Iba-ibang singkit tayo, pero singkit talaga tayo, Asyano. Singkit tayo at paborito natin ang pasit kanto, di ba? Narito at kasama natin nagdarasal ang mga kababayang Chinoy, Chinese Filipinos. Kapit-bisig, Katutubo, Pinoy at Chinoy, Ilocano at Pangasinan at Tagalog. Iisa tayo sa kapatiran dito sa Pilipinas sapagkat alam natin ang paghihirap ng mga kapatid natin sa mainland China. Oppression, truth manipulation, human rights abuses. Kaya kahit papayapa ang bansang Pilipinas, malungkot din tayo sa pagkakapatid natin Chinese sa mainland ay hirap na hirap. Ang away ng mga gobyerno, the war of ideologies and the battle of politics can be won by the brotherhood of peoples. Before there was government, they were only loving patriotic citizens. We are the peace that we dream for the world. Panawagan sa mga may kapangyarihan,
Pakinggan niyo naman kami. Kaming Pilipinong pangkaraniwan. Kaming Chinoy na tahimik lang. Pakinggan niyo ang Diyos. Pakinggan natin ang Diyos. Kabaryo ng gera. Huwag bulihin. At huwag magpabuli. Bago magkaroon ng China, bago magkaroon ng Pilipinas, bago magkaroon ng mapang mga bansa at paghiwa-hiwalayin tayo ng pagkakaiba-iba natin, ang lahat ay likha ng Diyos. Hindi habang panahon ng mga bansa. Sa wakas, ang lahat ay babalik sa tunay na may-ari, ang Diyos. Wala sa Diyos at babalik sa Diyos. Habang tayo ay nabubuhay sa pagitan ng creation at end of the world, maging mabuting katiwala tayo ng lupa at dagat, hangin at himpapawid. Gobyerno ng Pilipinas, panindigan sa amin ninyo ang pagkatanggol sa mga dukhang mangingisda. Mga pinuno ng pamahalaan, pigilin po ninyo ang pagkasira ng yamang dagat. Hindi atin ang dagat. Hindi atin ang kalikasan. Ang kalikasan ay kapatid na dapat talagaan. Hindi ari-ari ang pwedeng wagdasing ng mandarambong. Sino sa inyo ang hindi pa nakakain ng lupya siyang ayaw? Pinoy na Pinoy, pag-fiesta at handaan, di ba? Madaling isyalo na tiris sa bahay. Kasi maliliit. Alam ba ninyo na ang patron ng Shanghai sa China ay Mary Help of Christians? Pareho tayo ng nanay. Shanghai at Pangasinan, Mary Help of Christians ang nanay. Magkalayong bayan, may isang nanay at isang lumpia ulam. China, huwag bully. Pero lang tayo mahiling sa pansit kanto ng lumpia Shanghai. Honorable leaders in government, you are in office by God's design and by people's will. Give us the competence of statesmen. Not a student council government that made vulgar men models that glorified treason. Bring the wrongs and pains and anguish of our countrymen to the international institutions of justice and order. Give us a government with a sense of urgency in this time of emergency, because we are standing by the precipice of continental Asian conflict. War is not our path. Never. Diplomacy and a dialogue between equals is our path. But a diplomacy that is respectful of laws and based on truth. Our true ally is the truth. Our true defense is our dignity as God's children. The peace of the Philippines will not come from the hands of superpowers, but from the heart of God and the hand of the Immaculate Mother. We pray for our country, but we also pray for Brother China. Yes, Brother China, Sister China. It has thousands of years of civilization in the vast continent of Asia. May it use its civilization to preserve peace and harmony among nations, according to the ancient teachings of Chinese wise men. May our brothers and sisters in China, who live in the darkness of religious persecution, receive the light of hope of Our Lady's consoling presence. Amid the trials and pains that the Chinese people endure day after day, may Our Lady who watches over China in Xishan in Shanghai be their source of hope and love.
In the words of Pope Benedict XVI, may the Chinese people never be afraid to speak of Jesus to the world. And may the Chinese people never be afraid to speak of the world to Jesus. Mother of China and all Asia, may the help of Christians spearhead the Naval de Manila. Pray for us now and forever.